Okay, so good afternoon guys. Ang gagawin natin ngayon ay mag-disinfect, no? Ng mga inilapag nating ipot ng manok. No? So, meron tayong magtimpla tayo, no? Gamit yung asin at chlorine plus insecticides, no? So this morning, naglapag tayo ng mga ipot. Yan sa gilid to fit away from the mulch. So ngayon, i-disinfect natin yung area gamit yung chlorine at asin bilang soil conditioner. So magtimpla tayo, guys. 2 kilo ng asin plus coke. Bigyan mo ko ng coke, no? Isang coke. Ito yung coke. Sabi nila wala na daw ang coke doon sa mga groceries, sa mga market. Dito sa atin, dahil wala ng coke, ang laman ay puti na. Ito guys, ito ay 1/4 kilogram na chlorine plus 2 kilo ng asin. Sige, yabo ng asin. 2 kilo ng asin plus itong chlorine, 1/4 kilogram. Paki-open daw. No, so tinunaw na to, guys. Ayan. Plus alika. Ihugas ko daw. Plus alika na 60 ml. Sa tubig doon. So 60 ml na alika, insecticides, sayat ng tubig. Ang handle check, dyan na. Dyan na sa gilid. So yan yung mixing natin. No, so again, mag-disinfect tayo sa area. May insecticides na pagkarsone sa pon. May insecticides. Ayaw ra, nalas ang usa. Kasi yung timpla tagdaghan kayo niya, kaya ra dahil sa isang drum. Mason yard. Mason dyan na to. No, so isang... Sa itira, hindi tayo mag-spray sa Ampalaya. Doon lang sa mga ipot ng manok. Ayan, shout out kay Inchik, guys. Inchik na Inchik yan. No, so, yan yung mixing. Tingnan mo, Chik, ha? Basta baka mapuno. Tapos, kung mapuno na, Chik, mapuno na eh. I-off lang to dito. Then, mix ta. Kaod mo yung handle. So, just in case di kaya ng isang drum dito mapaligo, so meron tayong inihandang extra chlorine at extra asin. No? So, paano nga ba gamitin yung chlorine? Again, shout out muna sa author ng chlorine. Shout out Sir Michael Cho ng Zamboanga del Sur. Salamat, Sir, sa pagbahagi ng iyong kaalaman tungkol sa paggamit ng chlorine laban sa mga fungus at bakterya. Ginagamit natin ang chlorine bilang disinfectant. No? Kaya lang din ng chlorine yung wilting ng kahit anong tanim. Try nyo lang, di naman yun mahal. Dito, tag 70 lang per kilo. Tapos yung timpla natin sa chlorine, 1/4 kilogram yung tunaw na. 1/4 yun per drum. Kung takot kayo, mag-try kayo ng 20 grams per isang balde or 16 liters. Tapos yan yung gagamitin nyo pang demo. Pwede nyo i-parallel test doon sa mga copper-based fungicides at bactericides. Subukan nyo, baka makatipidin kayo, no? So doon naman sa asin, ang asin ay ginagamit natin bilang soil conditioner. Shout out
Kay Sir Alex Ibero ng Surigao, salamat sir sa pagbahagi ng iyong kaalaman. No? Thank you. So, spray tayo ng asin at chlorine plus kasi may mga langaw dyan sa mga ipot. So, sprayhan natin ng insecticides. Kunti lang. Yung 60 ml na alika. Bites na yan. No? So, mix lang daan dong, mientras di pa puno. No? So, yan yung management natin dito sa mga ipot ng manok. No? So, gagawin talaga natin yan na yon. Again, part sa mga routines. Hindi na yung basta-basta lang. Part na sa routines talaga. In short, yung paggamit natin ay part na sa ating process. No? Paggamit natin sa chlorine ay part na sa ating process. No? Of course, dito sa atin, before sa land preparation, even nung time na nag-spray tayo ng herbicides, no, sa area, nag-spray tayo ng asin at chlorine noon, plus yung herbicides. Tara. No, so, yun yung paggamit. Parang yun na yun talaga. Again, dito sa akin, schedule ko mag-drench ng chlorine anytime this week. No? Date ko lang. Yan. So, mix. Mix na mix. Dapat kay hapon at kay insik. Naligo, Choy. So before gamitin guys, mix na maigi kasi yung asin parang di pa natunaw yan. So ang pag mix, para ma-mix natin, gamit yung makina. Dalag, balde, check! Hinahinay lang ng baklay. Saan yung hose? Ah, dito na lang kapon. Tadlong ka dito. Pabor ang hose.
Pwede rin na rin, dili rin kayo. Ibalik na buka, katuha mga mga mabalik. No, so, yun yung ano guys, pag ang return wala lagi nila sa light check. O din ay nagtubot. Ano yung return? Ano yung return ba? Sa light check. Lakas lang yung makina. So yan. No, so again, paano ang paggamit ng chlorine? Pwede nyong subukan. Of course, tested na natin yung chlorine. Pwede nyo rin kayo mismo. Also, dun sa asin. No, so yun yung timpla. Dun sa asin, bilang soil conditioner natin, part sa land prep, 2 kilos per drum. Or 200 grams per 16 liter. No? Part sa land prep, part na sa pag-spray natin sa area. Kasama na rin sila, bundle, asin at chlorine. Nung nag-spray tayo ng herbicides, tapos nung nagtabon, before tayo nagtabon ng mulch, nag-spray tayo ng asin at chlorine sa mga beds. No? So, yan yung mga ginagawa natin. Of course, yung asin. Gagamitin din natin yan tuwing may ma-harvest na tayo na medyo mas marami. No? So ngayon, ano pa lang nakuha natin? Mga nasa 1,000 kilos pa siguro. No? Dito sa ating 1,900 kapuno. +431. Basta. No? So, yan, raming ipot. So, gagawin natin paliguan. No? So, dun sa asin, meron tayong mga videos paano gamitin. No? So, ngayon, inihalo natin bilang soil conditioner din. No? Kasama ng chlorine at may halong insecticides na alika. Ah, so yung dosage, again, uulitin ko. Sa asin is case to case. Doon sa land preparation natin, kung part sa land preparation, 2 kilograms lang per drum. No? So sa atin, pag mag-edad na yung ampalaya na medyo matanda na, magtapon tayo sa gilid ng mulch. Tapon method. Parang nag-granules din ng abono. No? Sa medyo kung di pa abot ng 3 months. No? So dun sa 3 months and onwards, so gagawin natin, pwede na tayo magtapon ng asin dito sa gilid. So yung di pa, pare, pwede naman siguro yun sa inyo. Subukan. Sa akin dun ako. Sa 3 months up. Pwede nyo rin gawin siguro sa inyo. No? Na maski hindi pa umabot ng 3 months, magtapon kayo. Pero di ko nasubukan. Ang nasubukan ko is yung mag-mix ako ng abono plus asin at isama ko tuwing mag-drench ako. No? So computation yon is 1% of your maximum harvest for that week. You know, for example, sa atin ngayon, Tuesday 267, Thursday 431. So by Saturday, for example, makakuha tayo ng 500. So that's, kunin natin yung 1% doon sa 500, so 5 kilos. So yan na yung i-divide mo doon sa kung ilang drums yung mauubos mo sa pagdilig. No? So yan yung computation natin.
pwede nyo panoorin doon sa mga previous videos natin. I-click nyo lang hashtag asingdf or yung hashtag tipidtipsgdf. Andun po lahat. No? So yun lang. Maraming salamat. Disinfect tayo ngayon at gamit yung chlorine plus asin plus insecticides na alika. No? So ito pa rin si Jupil the Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apaan ay gsaba ay manuon ako. Daghang salamat and God bless.